Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang ng inang simbahan dito sa atin sa Pilipinas ang kapistahan ng Batang si Jesus, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Ipanalangin natin katulad din niya, mamuhay tayong lagi sa kapakumbabaan at pagmamahalan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Santo Niño para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugta niya, pinupuring ka namin, inaramal ka namin, sinasangka ka namin, nagumuli ka namin, nagsasalamatan ka namin, dahil sa dakila Panginoong Hesukristo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging aminawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasabang katayuan upang kami mapabilang sa iyong mga pinaghaharian. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam sa kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat na kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at inihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata,
ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama natin na mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay kapistahan ng Santo Niño at hindi lingid sa inyong kaalaman. Ito ay isa o ito ang pinakamatandang larawan ng Panginoong Hesus Kristo na ating ipinagpipiesta dito sa Pilipinas. Kaya ang ating Pasko extended hanggang ngayon. Pero ininyo ang kiyapo ay nagprosesyon na ng Nazareno. Tayo ay nagsasanto ninyo pa lamang. Kaya meron ka mga taga Cebu dito. Mga taga Cebu, walang taga Bisaya. Wala, umuwi lahat sa Cebu. Nagsisinulog. Mga minamahal, isa sa mga kilalang larawan ng Panginoon, ang Santo Niño, ang batang si Jesus. Taas ang kamay ng may mga Santo Niño sa bahay. Oh, marami. Oh, may iba pang may dalang Santo Niño. Yung Santo Niño niyo sa bahay, punasan niyo man lamang ng gabok, ha? Kahit ngayong pesta lamang niya. Kahit sa sunod na uling taon ninyo pansinin. Sakit natin yan, eh, ano? Maraming mga santo, naka-display lamang. Marami sa atin ang abala sa pagbibihis ng Santo Niño. Kaya nakita kayo ng damit pang pulis sa palengke, isusuot sa Santo Niño. Kita ng bagong sando na pinagliitan ng inyong mga apo, isusuot sa Santo Niño. Kaya nakakalito na, ang Santo Niño ginagawa ninyo mga barbie, eh. Binibihisan ninyo kung ano-ano. O ang iba naman, katulad sa Pandakan o kaya sa Tondo, talagang ipinagpuprosisyon. Ginagayakan ng magaganda ang mga karosa, ginagastusan parangal sa Santo Niño. O katulad nga ng nangyayari, sabi ko sa inyo, ng mga taga Cebu o taga Romblon, nagasisinulog, talagang isinasayaw ang Santo Niño. Yung tipong mahilo-hilo na ang Santo Niño, sayaw-sayaw pa rin. Mga minamahal, sa ilalim nitong mga pagbibihis, pagpuprosisyon, pagpipiesta, pagsasayaw, sana hindi po tayo maiwan sa mga ganitong gawain. Sapagkat ang Santo Niño, hindi lamang iyan pinagpipiesta, hindi lamang iyan binibihisan, hindi lamang iyan isinasayaw. Ang Santo Niño, unang-una, dapat ay tinutularan. Ang kanyang halimbawa dapat isinasabuhay. Ang kanyang mga ugali dapat ginagaya natin. Yun ang tunay na pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Ay paano natin tutularan ang Santo Niño? Yun yung sinasabi ng mabuting balita ngayon. Gusto mong makatulad sa Santo Niño sa batang si Jesus? Dapat mayroon kang puso at ugaling tulad ng sa bata. Nakakatuwa, ang daming mga bata ngayon. Oh, di ba? Ay, Father, paano ho kami? Matanda na kami. Ay, sabi ng mabuting balita, hanggat wala kang puso at ugaling tulad ng sa bata, hindi ka pwedeng pagharian ng Diyos. Ibig sabihin ba, ang mga pinaghaharian lang ng Diyos ay ang mga bata? Hindi po. Ang lahat ng tao na may pusong tulad ng sa bata. Ay ano ba yung pusong tulad ng sa bata? Tatlong bagay na ating palalalimin. Ang mga bata, mapagpatawad, masunurin, masayahin. Hindi ko naiintindihan hanggang ngayon, kasama ako doon, kung bakit habang tayo lumalaki, nawawala ang ating ugaling tulad ng sa bata. Iba ho yung isip bata, ha? Iba yon. Iba rin yung nagbabata-bataan. Iba rin yon. Ang sinasabi ng Panginoon, gusto mong pagharian kaniya, dapat ikay may puso tulad ng bata.
Ang una nga, ang bata mapagpatawad. Napapansin ganun yung inyong mga anak o mga apo. Pagkain ay nasa laruan sa labas, tapos uuwi yan, umiiyak, may nakaaway, may nakagalit na kalaro. Pero paglabas uli niyan mamayang hapon, okay na sila. Parang walang nangyari. O halimbawa, ang inyong mga apo, naglalaro, nagkaaway-away, maya-maya, pagkatapos ng ilang sandali, tapos na, oh, maglalaro na uli sila. E tingnan nyo tayo matatanda. Pag may nakaaway, hanggang mamatay, kaaway. Hanggang magpantay ang paa ko, hindi kita mapapatawad. Sa paligid niyo, ipaghaharian tayo ng Diyos sa mga ganyang ugali. Yun yung isa sa mga dapat nating tularan sa mga bata. Dapat ikay maging mapagpatawad. Huwag magtanim ng galit. Ano kang mapapala mo sa galit? At hindi nakakabawas sa pagiging tao natin ang magpatawad. Yung iba nahihiya. Akala niya ay mababawasan ang kanyang pagkatao pag siya ay nagpatawad. Tinan niyo ang bata. Kung paanong napakabilis nilang lumimot sa mga kasalanang nagawa sa kanila, ganun din dapat tayo. Maging mapagpatawad. Huwag magtatanim ng galit. Ikalawa, ang mga bata masunurin. Tinan niyo tayo mga elementary pa dati, ano? Pagsabi ng teacher, upo. Opo. Pagsabi ng nanay, tigil, tigil. Pagsabi sa school, arms forward, arms forward. Eh bakit paglaki natin, hindi nyo nga napapansin sa mga nag-aaway sa inyo, yung habang pinipigil mo, lalong nang gigigil. Kapag kayo mga kapitbahay o mga kapatid na may kaaway, pigilan ninyo. At yan isiglang-sigla ng pagganyan. Pero wag nyong pigilan, tinan nyo kung aalis. Nawawala ang ating pagiging masunurin. Inaakala nating paglaki natin, wala nang mas mataas sa atin. Ay, paano ang Diyos? At unang-una, kahit tayo'y tumatanda, dapat tayo laging nagiging masunurin sa kanyang kalooban. At anong kalooban ng Diyos? Ay, di kung anong katatayuan mo sa buhay ngayon. Kung ang iyong katatayuan ngayon ay nanay o tatay, yan ang kalooban ng Diyos. Maging masunurin ka at mabuting magulang. Ikaw'y kaibigan, ikaw ay anak, maging mabuti kang kaibigan at anak para sa iba. Dapat yan ang sinusunod mo dahil ang kalooban ng Diyos. Ang iba sa atin ay may sakit. Ang iba sa atin ay may problema. Yan ang kalooban ng Diyos upang ikaw ay laging sumunod sa kanyang ipinagagawa sa iyo. Mapagpatawad, masunurin. Ikalawa, ikatlo, panguli, ang mga bata, masayahin. Tinan niyo ang mga bata, ang cute-cute, diga, pagka kayo nalaw, ang cute-cute naman ang batang ito, pahalik-halik ka pa. Pag natuto ng maglaka dyan at magsalita, tamo, iiwanan mo na yung nahabol na sa iyo, nagagalit ka, huwag ka na sumama, hindi ka pwede doon. Eh bakit nung bata tuwang-tuwa ka? Habang nagsasalita, mama, papa, tuwang-tuwa ka. Ngayon paglaki, may hinihingi na, ayaw mo namang ibigay. Hindi nyo ganap papansin? At bakit kayo nahihiyang tumawa? Tingin nga kayo sa inyong katabi. O ngiti ng kaunti. Yan. Yan ang pusong bata. Pag sa hirap mamatay ng nakasimangot. Aba, ako'y may nakitang sa kabaong nakasimangot. Ay, paano'y lagi ng galit? Pagsasama, yung nasa kabaong ka na, nakasimangot ka pa. Pagsasamang tingnan. Mga minamahal, isang natatanging katangian ng bata, masayahin. Kaya kayo nakita na ng bata na pinoproblema ang kanyang iuulam mamayang hapon, o iniisip niya ano kayang isasaing namin mamaya, wala. Bakit? Bahagi ng kasiyahan ng bata, ang kanyang malaking pagtitiwala. Alam niyang may magulang na magtataguyod sa kanya eh. Ganon din tayo. Huwag niyong kalilimutan na may Diyos. At dapat lagi kang puno ng kasiyahan, puno ng pagtitiwala sa Diyos na magbibigay sa iyo ng lahat ng biyaya.
Itan nyo, biruin ninyo kahit napatong-patong ang inyong utang nung isang taon. Tinyo, kalahati na uli ng Enero ngayon. Ay buhay pa kayo eh. Hindi pagkasapat siyang dahilan na kayo'y mahal ng Diyos. Maraming problema, may sakit, maraming bayarin. Itan nyo, patapos na uli ang Enero. Nakakaraos eh. Yan ang patunay ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. At alam ninyo, kapag puno ng kasiyahan ka, ibig sabihin, puno ka ng pagmamahal. Kaya ka natutuwa sa mga bata, hindi dahil siya'y nakakatuwa, kundi dahil mahal mo ang mga bata. Kaya ka matutuwa sa iba, kaya ka nga magtatrabaho, diga? Kahit kay pagod na pagod, wala naman nagpapasalamat sa iyo. Pag uwi sa inyo, ikaw pa ang magsasaing ng iyong kakainin. Ay bakit magtatrabaho ka uli bukas? Ay di kayo'y kasiyahan, yun ay pagmamahal. O kayong mga nag-aalaga ng inyong makukulit na apo, malilikot, lagi niyong napapagalitan, ay bakit aalagaan mo uli bukas? Ang tawag doon ay pagmamahal. Bakit masaya kang maglingkod sa iba? Bakit masaya kang mag-alaga ng may sakit kahit nakakapagod? Ang tawag doon ay pagmamahal. Dahil ang taong masaya, puno ng pagmamahal. At ito ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Bukod sa mga pagbibihis, bukod sa pagpuprosisyon, bukod sa pagsigaw ng Viva, Pit Senyor, bukod sa pagsasayaw, unang-unay dapat tularan ang batang si Jesus. Paano tutularan? Maging tulad ng mga bata. Kaya nga mahalaga ang mga bata, dinadala sa simbahan. Oo, minsan ay malikot, oo, madalas ay maingay, oo, madalas ay nakakatulog. Ay bata eh. Ang problema, pagka kayo na ang naglalaro di yan, yun ang malaking problema. Pagka kayo na may mga hawak ng lobo at takbo-takbo kayo di yan, ay bata! Kailan nyo dadalhin sa simbahan ang mga yan? Pero kapag dinadala nyo sa simbahan, dapat itinuturo din. Kapag lumuhod, dapat lumuluhod. Unti-unti. Kapag ka tumatayo, kapag kumakanta, itinuturo sa mga bata. Sapagkat yan ay pananagutan natin sa paghubog natin sa kanilang pananampalataya. Tutulad tayo sa kanila na may pusong bata, pero responsibilidad mo ring turuan sila para lumago sa pananampalataya. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 159, si Jesus bilang tao, Santo Niño, ay may malaking pagtitiwala at palaging pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang dapat tularan. Gusto mong pagharian ka ng Diyos, tumulad ka sa bata. Tumulad ka sa Santo Niño. Gusto mong maging kapakipakinabang at kalugod-lugod sa Diyos, gumaya ka sa mga bata. Gumaya ka sa Santo Niño. At itong hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito, mga minamahal. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng mapagpakumbabang puso tulad ng sa iyo, ang Santo Niño. Yung mapagpakumbabang may pagmamahal upang sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, patuloy akong magkaroon ng pusong tulad ng bata. Yung laging nagpapatawad, yung laging sumusunod, yung laging masayahin mga palatandaan ng iyong pagmamahal at pamatnubay sa akin. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpupugay natin sa Santo Ninyo at paggunita natin sa tanging pag-ibig ni Jesus sa mga kabataan, pagtuunan natin sila ng pansin at ipanalangin ang kanilang mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ng ating isasagot, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan at mga namumuno rito, naway higit nilang pahalagahan ang mga bata at kabataan at sa gayoy maging inspirasyon sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bata sa buong mundo, nawa sila'y masuyong mahalin, igalang at ituring na siyang pag-asa ng isang lalong mabuting sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kabataan ng ating bansa, naway lumago sila sa katapatan at kalinisan, nagpapahalaga at nagsasabuhay ng mga Pilipinong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Katolikong magulang, naway kalingain nila ang kanilang mga anak kung paanong kinalinga nina Maria at Jose si Jesus, at hubugin sila para maging mabubuting mamamayan at masisiglang kaanib ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng deboto ng Santo Niño, naway ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay maging patuloy na inspirasyon para lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng malasakit sa mga bata at sa mga kabataan, naway maisulong namin ang kanilang kagalingan at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong
makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nagnagawa
Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
sa'yo. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan na iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen ang mga total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ikatlo, sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at mga ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung sakali naman kayo mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon ngayon bilang isang international shrine. Sa Martes po, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang ating mga healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis, una ay sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng rektor ng National Shrine ng Perpetual Help sa Baclaran. At sa alas 5 ng hapon, pangungunahan naman tayo ng isang Aprikanong pari mula sa Adorno Fathers. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Mga minamahal, atin pong inilulunsad ngayon ang ating offer chair with care. Kung inyong mapapansin, kapag kayo'y medyo inaantok sa homilya, mahirap matulog dito sa Divine Mercy. Ano ho? Kasi walang sandalan. Baka mabaligtad kayo pag nakatulog kayo. Kaya nais natin ngayong taong ito ay makabili ng mga bagong upuan na may sandalan para dito sa ating Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims para sa isang mas maayos at matiwasay na pagdadasal tuwing may banal na misa. Kung kayo po'y nagnanais, makibahagi sa proyektong ito, makipag-ugnayan sa ating pamisahan at sa ating opisina, 2,000 piso para sa bawat upuan. Kayo po'y aming inaayahang makiisa. At sa darating na February, ito po ay
sa kagustuhan nating maipalaganap ang debosyon kay Santo Padre Pio, ang grupo ng konfradiya ni Santo Padre Pio, silang mga naka-assign sa pagpapalaganap ng devotion, ay pupunta sa Bangkok, Thailand mula February 20 hanggang 25. Sa mga nagnanais pong makiisa para sa grupong ito ng pagpapalaganap ng debosyon kay Padre Pio sa iba't ibang bansa, ngayon yung February ay sa Thailand, makipag-ugnayan po kayo sa ating pamisahan at sa ating opisina hanggang bukas lamang para sa ilang mga detalye. Dalawang bagay po lamang tungkol sa pagkukomunyon. Ano po? Una, para lamang po tayo ay ma-refresh ng katisismo, kapag sinabi ng pari o ng ministrong katawan ni Kristo, ang sagot po doon ay amen. Ha, hindi po, hi Father, hello po Father, hindi po yun ang sagot doon. Ano? Iwasan ninyo at kahiya-hiya sa Panginoon. Inuuna pa rin yung hello Father, ay kayo tatanggap ng komunyon. Ano ha? Si Kristo ang mahalaga sa misang ito, hindi kung sino paman. Kaya ang sagot doon, amen. Hindi po, bless Father, hi Father, wala pong ganoon. Ha? Ikalawa, pagkatanggap ninyo sa Panginoon, hindi nyo na po kailangang magbow o mag-genuflect dito sa harapan. Ginagawa lamang natin ang pagbabaw dito sa harapan kapag hindi tayo tumatanggap ng komunyon. Kasi yung inyong sinasamba na pinagbabawan at genejeplek ay inyong tinanggap sa komunyon. Nasa atin si Kristo, kaya hindi na natin kailangang magbaw pa dito sa harapan. Pwede kayong magbaw bago tumanggap. Pero kapag katanggap natin, kukunin ang ostya, gigilid ng kaunti at isusubo. Babalik na sa upuan. Hindi na kailangang magbaw pa dito sapagkat ang Kristong sinasamba ay nasa sa atin na. Yun po ilan lamang mga paalaala. Mamaya po tayo ay magbabasbas ng mga religious articles at magbabasbas din ng mga imahen ng mga santo ninyo. Paalaala lamang, meron pong mga santo ninyong hindi natin kinikilala. Katulad ng mga santo ninyong may kilik-kilik na mabungkos ng barya. Hindi po yung kinikilala ng simbahan. O yung santo ninyong ang bungkos-bungkos ay mga prutas. Yung mga sinasabi nilang santo ninyo de la suerte. Hindi po. Ano? Tayo ay may sadyang mga kinikilalang imahe ng santo ninyo na dapat nating pagdasalan. Kaya po sa inyong mga mahihilig bumili ng santo ninyo, inyong alamin kung alin ang kinikilala natin at hindi. Kasama ng pagbabasbas mamaya, ang pagbabasbas din at panalangin ng kaligtasan para sa mga bata at mga kabataan sa naririto man o nasa ating tahanan. Ang sunod pong misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Kayo po'y muling magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles at ng panalangin para sa mga bata. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga ribulto ng santo ninyo, mga healing rub at mga miracle oil at mga kandila, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Basbasan mo rin ang aming mga anak, ang mga bata at mga kabataang naririto. Bigyan sila ng lakas ng katawa at liwanag ng kaisipan, ilayo po sa lahat ng kapahamakan at lagi mo pong patnubayan upang sa kanilang paglaki at pagharap sa kinabukasan at sa mga hamon ng buhay, ikaw ang kanilang mapaglingkuran, sa iyo sila kumuha ng lakas at inspirasyon. Kami po,
bilang mga tagapangalaga nila ay maging gabay nawa nila at mapagkalooban sila ng lahat ng biyayang kinakailangan para sa iyong kapurihan at sa kanilang kabanalan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging tumulad sa pagpapakumbaba ng Santo Niño. Salamat sa Diyos.